Ayun, bali may nakita tayong pako sir na naka-bouncer. Dapa na rin po yung wiper blade. So kailangan na rin po siya mapalitan. Pagka ganyan po kasing dapa na, sabay itong mga alikabok na to sir, nakakasugat din po kasi ng windshield dyan sir. What's up mga motorista? Yan, papaano tayo, papamaintenance tayo ng sasakyan. Tapos, syempre wala tayong oras para pumila sa mga kasa kasi medyo mahal sa kasa. Tapos alam niyo naman si motorista, budget friendly lagi ang hinahanap. So nakakita tayo ng online sa Facebook ng Nag-Home Service. Facebook page nila Mechanigo. Yan, lalagay ko dito sa baba. Maintenance ng kotse, chine-check nila lahat. Ako syempre tatanungin natin si Kuya. Tapos ito na yung second time na nagpa-service ako sa kanila. Bali itong brake pad niyo sir, makapal pa naman siya sir. Bali cleaning lang po yung gagawin natin sir. But pati rin po itong isa, makapal pa naman din po. Bali cleaning lang din yung gagawin natin. And then itong shock absorber niyo sir, okay pa naman po siya sir, wala pa naman siyang leak. Itong CV joint, track end sir, yung mga boot, okay pa naman din sir, wala pa naman din siyang leak. Ganun din po sa mga bushing sir, may konting lamat pero okay pa naman po, wala pa naman po magiging problema yan. Ganun din po sa ball joint niyo sir, okay pa naman din sir yung boot sir. Dito po, ito pong ball joint na to sir, yung boot na to sir, okay pa naman siya sir. Pa naman po puto po yung boot niya. And then rotor disc sir, okay pa naman. Itong kalawang na to sir, normal lang naman po na kinakalawang yan sir, gawa lang nababasa po, wala naman din siyang kain. Bali, cleaning lang po yung gagawin natin. Ayun, bali may nakita tayong pako sir na naka-bouncer. So, hindi po natin siya pwedeng lugutin, gawa nang bigla po, baka biglang sumingaw. So, mas maigi na ipacheck na lang po sa vulcanize po. Ayun, makapal pa naman siya sir. Bali, i-rotate po natin ulit yung tire niya sir, gawa nang mas makapal po yung nasa likod kaya sa harapan po. Ano yung ipapavulcanize po yung nasa likod? Bali, yung magiging sa harapan po. Yung nandito. Yes po. Ilang pako? Isa lang naman sir, pero hindi naman sure sir kung bumukol o hindi sir. Ito ang drum brake sir, makapal pa naman siya sir. Mga nasa 4mm pa siya sir, bali makakailang palit po muna kayo ng harapan niya sir, ng primo po sa harap. Bago po dito sa likod sir. Gawa ng kadalasan sir, sa handbrake lang naman po siya gumagana sir. Bali secondary brake lang po siya sir. And then itong shock absorber niya sir, okay pa naman siya sir, wala pa naman pong leak. So, goods pa naman po yung condition niya. And then sa brake master sir, ganun din. Bali cleaning lang din yung gagawin natin sir. Yung brake sa harap, okay pa? Yes po, okay pa naman. Sir, halos same lang din sa kabila sir. Bali makapal pa naman din yung brake pad po. Bali cleaning lang po yung gagawin. Ganun din tong shock absorber sir. Goods pa naman po. And then CV joint, rack end, okay pa naman sir. Mga bushing, goods pa naman po. Ball joint sir, ganun din sir. Goods pa naman. Bali, cleaning lang din po gagawin natin, sir. Kulang, sir. Medyo nagbawas na rin. So, need na rin po natin siyang top-upan po. Bali, papunta na po kasi siya sa low.
air filter, sir. Halos bago pa naman siya, sir. So, nung lead pa naman siya palitan, sir. And then, itong brake fluid, sir. Ayan, medyo nag-brake na rin. So, goods pa naman siya, sir. Bali, linis lang yung gagawin natin, sir. Ayun, sir. Nakakali na siya, sir. Bali, nalinisan na po. Bali, may servo kasi siya, sir. Dito na lang po tayo maglalagay, sir. Hindi na po tayo pwede maglagay dyan. Pero mas pinakasave talaga pag dito at maglagay. Yes, sir. Mas pinakasave. Kasi yung iba nakikita ko, sumakabog yung ganyan, no? Oo, sir. Bawal po kasi siya buksan kapag ka mainit pa po, sir. So, kailangan muna siya palamigin. Spark plug po. Checkin din natin ang spark plug. Okay pa naman tong spark plug niya, sir. Bali, iridium na po kasi siya, sir. So, bali long life po siya, sir, bago po mapalitan. Kadalasan, sir, every 100,000 siya pinapalitan, sir. Pagka iridium po. So, ngayon, okay pa naman po siya. Kasi 35,000 pa lang ata may get. Dapa na rin po yung wiper blade. So, kailangan na rin po siya mapalitan. Ito pong blade niya, sir, is dapa na po. Bali, dumapa sa sobrang init po, and then sa windshield, ayan, naluluto. Pagka ganyan po kasing dapana, sabay itong mga alikabok na to, sir, nakakasugat din po kasi ng windshield dyan, sir. Ito na po yung oil na gagamitin natin, sir. 5W40, sir, na fully synthetic po. Goods pa naman po. Sir, pwede pa ano ako, sir? Pag-gas po ako ng 2,500, sir. Pa RPM po. Okay, sir. 13.76. So, malakas pa naman po yung battery natin, sir. Natapa pa na lahat po yan. Yes, sir. Brake fluid, sir, tinatapa na po natin. Ito po yung brake fluid. And then yung coolant, sir, tinatapa na rin po natin. So, nasa level na po siya, sir. Level ng oil, sir, okay na rin. Kit ng gulong, okay na rin, sir. Ito lang, sir, yung wiper po. Tapa na rin. Kapalitan na rin namin. Di ba magkakaisyo pag pinano ko yung muffler na ito? Wala naman, sir. Palagi ko, sir, sa konsumo lang ng gasolina, sir. Medyo wala na kasi po. So yun nga, guys, kasama natin si Kuya Jason. Kuya Jason, ano yung mga ginawa natin sa kotse ngayon? Bale, sir, nag-change oil po tayo, sir. And then, connect po natin yung spark plug. And then brake fluid and coolant, sir. Bali, nagtapa po tayo, sir, but kasi medyo nagbawas na rin po. Mm-hmm. And then lahat po ng brake, sir, nilinisan din po natin. And then nag-tire rotate din tayo, sir, kasi napansin po natin na mas makapal po yung nasa likod kaysa po sa harap. Kaya po ni-rotate po natin. And then yung shock absorber, check din natin, CV joint, track end, bushing, ball joint, and then stab link, yan, sir. Check din po natin, sir. So, all goods pa naman po siya lahat, sir. So, yung ginawa natin ngayon, ito rin talaga yung mga ginagawa pag pinapasok sa casa yung pag-maintenance sa motor. Yes, sir. Halos safe din naman po, sir. Bali, ang wala lang, hindi lang natin nagawa, sir, is yung car wash po. Okay. Kasi pagka sa casa po, kinaka-wash. Yes, yung car wash. Okay. Salamat, kuya. Thank you, sir. Kung ayaw nyo pumuntang casa, wala kayong oras, pwede nyo i-consider ang pagpa-maintenance sa loob ng inyong bahay. Tapos, ang maganda pa dito, hindi kayo pipila. Tapos, all
Di naman almost, siguro mga 1 hour to 1.5 hours tapos na kaagad yung kotse nyo. Tapos okay na ulit. Okay na okay na pwede ibiyahe na ulit. So yun na nga guys, this is our motorista, lagi nagpapaalala. Ride safe palagi at iwasan maging kamotis na. Paalam!